Yung mom and dad ko dati nagko-computer shop din sila. Nadami din siya kinukwento sa akin na nag-tournament din siya, mga ganun. So parang sinabi ko sarili ko na gusto ko din maglaro sa parang ganung stage in front of people. Ayan ang apo ko. Honestly, he has one of the best like utility usage in all of VCT. Talagang nag-iba talaga yung buhay ko sa Valorant. Taga LA ako talaga. LA means Lower Antipolo, which is the place or the city I live in. So basically yung lower parts, parang part na din siya ng Metro Manila. Wala, parang same lang siya as mga ibang tao, like ibang kids, play with friends kanan. Pag immediate family, tatlong siblings kami, including na ako, tapos yung mom ko. Yun lang yung immediate family namin, pero yung mga relatives namin, ano, madami sila. Nung bata pa lang siya kasi, pagka yung pinagagalitan siya ng mama niya na huwag mag-computer, lumalaya siya sa kanila. Lumalakad yan, naglalakad yan papunta sa amin. Kumbaga sabihin nun, mama, hindi na naman ako pinagagamit ang computer eh. Dito na lang ako. Yung mom and dad ko dati nagko-computer shop din sila when they were in their 20s. Tapos natutuwa sa akin yung mama ko dahil parang yung nilalaro ko ngayon, parang Counter-Strike. Parang yun lang ginagawa nila dati sa childhood nila. And yung kuya ko din naglalaro din dati, so parang gamer family din siya. Bata pa ako, like, nakikita ko naglalaro sila kasama yung high school friends niya from dati. Which is taga same subdivision lang din sa amin. Pumunta sila dun sa computer shop na malapit and sumasama lang din ako. Naalala ko lang lagi ako naglalakad minsan, kahit sarili ko lang. Siguro mga 5-6 years old ako, naglalakad ako pumuntang computer shop, sarili ko lang. Kumbaga, hinani siya ng tita niya, walang computer ngayon. Eh may laro. May laro siya ng ano. Yun yung pinaka-ano niyang ano. Na alam namin na hindi maglalaro. Yung pala, bumili siya ng cable na mahaba na hindi makikita ng tita niya na naglalaro siya. Ganun siya, gumagawa siya ng paraan. Siguro yung tito ko, si Tito Jonah, siya yung nag-introduce sa akin sa mga competitive games na may esports establishment na, which is CSGO. Sa Australia kami nun eh, parang nagbumisita kami sa kanila for like 3 months. And then, naglaro ako sa PC niya. Actually, alam ko naging pangarap niya din yun, pero masyado na siyang matanda para ma-achieve yung dream na yun. Nadami din siyang kinikwento sa akin na nag-tournament din siya, mga ganun. So, siguro yun, big influence din siya sa akin. Nanood ako ng isang tournament sa CSGO, ano ata yun, ESL Cologne 2016. Tapos yung napanood ko yun, parang sinabi ko sarili ko na gusto ko din maglaro sa parang ganung stage in front of people. At first, kasi puro kaibigan lang kasama ko sa mga tournament. So, siguro nakita ko na maganda yung mga stats ko, tapos daro ko. Then, na-invite ako sa... Siguro yung first pro team ko talaga is yung Hashira. Like, may contract and everything. Ayun, parang pinayam lang ako ng manager nun. Tapos, yun, in-accept ko na lang. Since, may feeling ako na pwede kang manalo sa team na to and stuff. This is crazy! Oh. Hashira! At that time, puro buo-buo lang na team, like friends lang. Gusto ko din mag-level up sa mga team na malalakas din. Si Envy, siya yung ano, in-game genius sa team namin. Para siyang kapatid. Masabi sa kanya is ang bilis rin niya mag-react sa game, siya mag-adapt. Honestly, he has one of the best like utility usage in all of VCT. First trophy ko din and first champion sa big stage. Parang yun yung most memorable yet, Predator League. Maganda yung feeling dahil madaming nanonood. Makikita ko madaming nagsusupport sa amin. Madami talagang nag-i-engage sa esports. So natutuwa ako sa ganun. Masaya kasi first time ko naman. Sabi ko masaya pala yung ganito. Yung every time na nakaka-kill, ang daming maingay, di ba, nagsisigawan. Eh, dito tuwa kami. Minsan niya sabi ko nga, yan ang apo ko. Siguro in 2 to 3 years, same lang din, working hard para ma-achieve yung goals namin. Probably naman, nandito pa rin ako, like, naglalaro. Hopefully, by then in like 3 years, manalo ako ng trophy sa Masters or Champions man, in the hopes of ipalaki yung esports scene sa Philippines. Everyday puro Valorant lang din, tapos practice or manood man or eto, interview, puro lahat sa Valorant. So feel ko in some way parang talagang nag-iba talaga yung buhay ko sa Valorant. Everyday yun lang yung ginagawa ko, hindi ko na siya sa sistema ko. Kung wala yung Valorant, ano sa tingin mo yung ginagawa mo parang at this moment? Gumagawa ng 3,000 word essay.